Paano naman kapag ganito? Solve for x. X over x plus 2 minus 1 over x minus 2 is equal to 8 over x squared minus 4. Mapapansin nyo class, ito, kapag ito ay may factor, ano yung factor niyan? Okay, ito kasi pwede siyang i-factor para para pumarehas dito. Kasi tignan mo, x plus, pag tinimes natin to, yung x plus 2 times x minus 2 magiging x squared minus 4. Okay? Ngayon, ito, pwede natin palitan sa paraang factored form siya. Ito siya. Ganyan. Para lang sa ganon, makita mo agad ano yung LCD ng apat na yan. Hindi mo ilalagay yung apat na yan. Ang ilalagay mo lang yung x plus 2 at saka x minus 2 kasi pare-parehas lang din naman. So, to times mo yung buong equation ng x minus 2 times x plus 2 kasi yan na yung LCD nila. Ganun pa rin ang process. Paano yung process? Itong dalawang to, divide mo dito. Pag dinivide, makakancel ito. Anong matitira? Yung x minus 2. X minus 2 times x, so isulat mo muna. X, ito yun, numerator, x times x minus 2. Kasi yung x plus 2 na-cancel na. Ulitin mong proseso. Itong buong ito, i-divide mo ulit dito. Ano naman na-cancel? Yung x minus 2 naman ang nawala. Kaya naging 1. Pag nagka-cancel tayo, class, ang value nun ay 1. Eh, pag 1, din na natin sinusulat. So, x plus 2 times 1 times negative 1. Alam mo itong negative na to. So, magiging negative x plus 2. Eh, paano yung 1? Din na natin susulat. Walang silbi. Okay? Is equal now to, ito, x minus 2 times x plus 2. Divide natin dito. Kapag parehas na number din, i-divide anong sagot? 1. Okay? So, pag ito, dinivide natin doon ay, ang sagot ay 1. 1 times 8, kaya magiging 8 na lang. Okay? Next, x times x, distribute mo na, x squared. X times negative 2, magiging negative 2x. Negative times x, negative x. Negative times 2, negative 2, is equal to 8. Eh, anong natira dito? Ma'am, bakit hindi naging equals to 8? Bakit naging negative 8? Kasi ito class, transpose na natin dito. Pag transpose natin dyan, anong natira doon sa pagkatapos ng equal sign? Wala na. So, equals natin yan sa 0. So, x squared minus 2x minus x minus 2 minus 8 combined like terms. So, x squared negative 2x minus x magiging negative 3x. Negative, pares na negative, add and copy the common sign. So, negative 10 is equal to 0. Ngayon, if a factor natin yan, ano bang factor na sinasabi ko? Okay, pag pinactor yan, product of two binomials. O, factor natin. Paano naging x plus 2 tsaka x minus 5? Pag minultiply kasi natin itong 2 times negative 5, magiging negative 10. Pag pinag-add naman natin sila, 2 plus negative 5, magiging negative 3. Okay? Yung x squared, kasi itong first term, x times x, x squared. Pag minultiply itong dalawang binomial na ito, magiging ganito. Ngayon, two binomials na yan. Anong gagawin? Equate mo sila sa 0. So, para makuha yung value ng x, ito, x plus 2 equal mo sa 0. Yung kabila naman, x minus 5 equals 0. Transpose mo lang ito, magiging x is equal to negative 2, yung isa naman x equal to positive 5. Ito na ngayon yung magiging sagot sa problem. Number 5. Next, punta tayo sa number 6. So, dun sa number 6 naman, paano pag sinolve mo to? Yan. Anong LCD niyan? So, ang LCD nito, yung dalawa lang din. So, 2x saka x plus 1. So, 2x times x plus 1, yun yung LCD. So, divide. Cancel, cancel. Magiging 2x na lang. 2x times 2x. Ano mangyari? Magiging 2x times 2x. Mamaya mo na i-times para hindi ka malito. Plus. Okay? Okay. Bakit naging ganyan? Kasi pag dinivide mo to, makakancel yung 2x tsaka 2x. Anong matitira? Yung x plus 1. Times mo sa 5, kaya magiging 5 times x plus 1. Is equal to, anong sunod? Pag, mama, lang number dito. Ang number dito class ay denominator ay 1. So, ito, divide mo sa 1, ito pa rin, di ba? Times mo dito sa 2. Anong mangyayari? Magiging 2 times 2x times x plus 1.
Okay, ma'am, bakit na yung tatlo? Kasi pag ito, dinivide mo sub 1, kasi may 1 dito ang denominator, ito pa rin ang sagot, 2x times x plus 1. Tatimes mo pa siya sa 2, so maging 2 times 2x times x plus 1. Distribute, 2x times 2x, maging 4x squared. Pag multiplication, nag-add tayo ng exponent. Plus, 5 times x, 5x, plus 5 times 1 is 5. Positive 5 is equal to 2. 2 times 2x is 4x. Okay? Bakit ma'am naging, bakit naging 4x squared? Kasi ito class, 2x times x ay 2x squared. 2x squared times 2, 4x squared. Okay, ito naman. 2x times 1 is 2x. 2x times 2, kaya magiging 4x. Yan. Ngayon, combine like terms. Ito, lipat natin, lipat natin. Okay? So, ito, walang kasamang variable, lipat sa kabila. Yan, ilipat doon. So, 4x squared, pag nilipat, nagbabago yung sign. Minus 4x squared minus plus 5x minus 4x. Okay? So, is equal to, ito, pag nilipat, magiging negative 5. So, anong mangyari? 4x squared minus 4x squared, wala na. 0. Hindi na natin nalagay pag 0. 5x minus 4x, magkaiba ng sign, subtract, copy the sign of the bigger number. O, 5x minus 4x, magiging 1x na lang. Since 1 na yung coefficient, x na lang din nalagay. So, x is equal to negative 5, yan na yung magiging sagot. Ngayon naman, ano yung gagawin mo sa inyong module 2A, paano nyo sasagutan? So, dito sa module 2A, unahin natin yung let's practice. Sabi dito, for each of the following, determine if the given number is a solution to the given equation or inequality. So, ang lalagay lang, kapag solution siya, ay lagay mo lang yung word na solution. Pag hindi naman, okay, lagay mo naman yung word na not a solution. Solution. Yan. So, paano mo malalaman kung solution nga siya or not solution? Madali lang. Dapat yung left side of the equation tsaka right side of the equation mag-equal. Okay? For example, magbibigyan ko ng example dito. Example natin, x is equal to 3. Gamitin na natin itong equation na to. So, for example, ang equation mo rin ay 2x minus 5 is equal to 3 times 1 minus x. Close parenthesis, plus 22. Okay? And check natin yung left side kung equal nga ba siya dito sa right side kung ang x is equal to 3. Substitute mo lang lahat ng variable, palitan natin ng 3. So, 2 times 3 minus 5 is equal to 3 times 1 minus, palitan ulit natin ng 3, plus 22. So, 2 times 3 ay 6 minus 5 is equal to 1 minus 3 is negative 2. 3 times negative 2 magiging 6 plus 22. So, 6 minus 5 is 1 is equal to magiging 6 plus 22 magiging 28. So, yung 1 ay hindi equal sa 28. So, ang sagot ko ngayon ay not a solution. Okay? Ay, sorry class. So, this is 1 minus 3 is negative 2. So, negative 2 times 3 is negative 6. So, negative 6 plus 22 ngayon. Okay? So, negative 6 plus 22 ay magiging 16. Diba? Positive 16. Kasi magkaiba ng sign, subtract. Copy the sign of the bigger number. Pero still, yung left side at right side, hindi parehas. So, hindi equal. So, not a solution pa rin. Pero in the case na ito, yung left side, yung number dyan, tsaka number dito, parehas na parehas. Kunwari, parehas na 16. Solution siya. Okay? So, ganun din ang mangyayari dito sa number 2. Papalitan mo lahat ng variable t ng 7, then evaluate. Pag nag-equal, solution. Pag hindi, not solution. Pag dito naman sa number 4, tingnan natin, inequality kasi siya. Okay? Pag nag-true, may sabihin solution. Pag hindi, not solution. Okay, paano siya?
For example, ito, papalitan ko lang to class. Palitan ko na lang to. Nang, kunwari ito ay less than. Palitan ko ng less than. Okay, so less than, less than. Ayan. Palitan natin ito. So, magiging less than. So, parehas lang yung pag-in-evaluate mo, 3 pa rin. So, lahat ng variable dito na x, pinalitan ko ng 3. Ang pinagkaiba lang yung equal sign, naging less than. Kasi ito nga yung given ko. Okay? So, mapapansin mo, 1 is less than 16. Tama ba o mali? Tama naman na yung 1, less than 16. So, magiging sagot mo dito, plus ay solution siya ngayon. Pwede. Okay? So, ganun lang mangyari sa 4 and 5. Puntahan natin yung let's connect. Dito sa let's connect, complete the quotation below. Ayan, the human capacity for burden is like blank. Okay? Far more than flexible yan. So, para masagutan mo to, kung ano lalagay mo sa blank, isosolve mo ngayon daw yun. Ito, ano yung susolve mo dito? Solve for the value of x. Okay? Ano yung value ng x? Parang nag-solve ka lang ng rational equation. Okay? Para may example natin. Ngayon, yung mga sagot dito, nandito na. X equal to 0, x equal to 14. So, pwedeng A, B, C, yan. A, B, C, A, B, M, O, yan. So, yung mga sagot dyan, eto. Kaso nga lang, check mo muna. For example, number 1, ang sagot ay M. Ayan. Number 2, sagot ay A. Ayan. Tapos, yung sagot mo dito, ilalagay mo yun dyan. So, for example, yung number 5, yung ito. Yung pag, nung sinolve mo to, ang lumabas na sagot ay, kunwari, ay A. So, lalagay mo ngayon dito, ay A. Ayan. Okay. Tapos, tignan mo yung number 3, yung number 3. Kunwari, ang lumabas na sagot dyan ay M. O, nilalagay mo rin dyan din ay M. Ganun lang din. Okay? So, ganun lang. Tapos, punta tayo dito sa let's take the challenge. Dito sa let's take the challenge naman, may given yung equation. Merong mga sinabi. O, ano ba yung P? Yung P ay, o, may sinabi na dito, represents rabbit population in T. Okay? Year T. So, time yung T. So, anong sinabi dito? What is the rabbit population in year 10? So, ibig sabihin, ito ay yung time. So, ito ipapalit mo yun dito sa variable T and then evaluate. Ganun lang. Solve this equation for T. Describe what this equation represents in the context of this problem. Okay? O, ano daw yung i-describe mo daw? Yung nakuha mo dito, ano daw, anong ibig sabihin daw yon, describe mo daw yon. Okay? And then, at what time does the population reach 50 rabbits? O, ano naman itong 50? So, yung 50 naman, ito naman ay yung P. O, ano naman nawawala? Nawawala naman ay yung time. So, sa substitute mo to P dito. Okay? Para, isolve mo naman yung T. Ganun lang. And then, isosolve mo na yung equation. Tapos, dito naman sa test yourself, anong gagawin mo? Okay, so, ang gagawin dito ay isosolve mo lang yung value ng x. Paano mo isosolve? By step. Okay, ano yung unang gagawin mo? Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo? Ganon din dito sa number 2. Ano yung first, second, third? Hanggang makuha mo yung final answer. Okay? Ganon lang.